allocate the farm. Naging delegado na kasi ang kaso na lumabas ang investigation kay Gomez. In-intensify nila ang effort nila after what happened to St. John's. At ngayon, kami naman ang nadidiin. It will never happen, Amelia. Kung nagawan ko ng paraan na walang makalam noon, magagawa ko pa rin ngayon. I'll be able to deflect any evidence against your family. And besides, yun din naman ang ginagawa ni Dante sa NIA. What about Gabriel? Di ba kaibigan mo siya? Hindi ba siya nakakahalata? No. Safe tayo sa kanya. Kahit nakumpare ko si Gabriel, kaya-kaya ko pa rin siyang paikutin ng hindi niya nahalata. One more thing. Si Eman. Siya ngayon ang pinakasakit sa ulo namin ni Mama. Alam mo bang gusto niyang bumalik sa NIA? What? Mabuti na lang, hindi siya tinanggap ni Gabriel. Sinasagad mo, pasensya ko, Vergara. Ako ba tapos na ang lahat? Sinabi ko na kasi yung lahat. Huwag mo kaming gawing tanga. Alam kong may tinatago ka pa. Yung sa tingin niyo, kulang ang sinabi ko sa inyo. Huwag ako ang tigahin niyo. Wala na kayo makukuha sa akin. Sino pa yung mga ibang kasama niyo sa sindikato? Hindi ako naniniwalang si Dr. Gomez ang mastermind. Sinasaya mo lang ang oras mo, Colonel. Sinabi ko na ang lahat. Wala ka na makukuha sa akin. General. Ano pang problema ni Manzano? Bakit? Ang akala ko, basarado na yung kaso. Pero bakit ina-interrogate nila si Franco? Baka mamaya bumigay yung magsalita. Napayos yun ang lahat para agad siyang malipat sa city jail for arraignment. Doon natin gagawin ang plano. Diskumpyado ko kay Franco. Ako nang bahala. Gano'ng katagal mo na ba siyang katrabaho? Ni hindi mo man lang naamo yun? Tama ka, Leo. And I hold myself fully accountable. We will do everything in our power to track down and bring back Franco Vergara as soon as possible. Ganun din kay Araceli Hernandez, who's still in our custody. Naghihintay lang ako ng medical clearance galing sa doktor niya that she is fit enough to remain detained at the NIA for further questioning as we continue this investigation. Sisiguraduhin ko rin na hindi mangyayari kay Araceli ang nangyayari kay Franco Vergara. Franco's escape plan is an alarming reminder that the power and connection to this syndicate remain bold and unyielding. What are you trying to say? Kung si Araceli Hernandez nga ang mastermind ng lahat, nung inaresto natin siya, hindi ba dapat napilayan ng sindikato? Hindi dapat nangyari ang pagtakas ni Franco Vergara. Kaya itutuloy ko ang investigasyon ng pamilya ni Araceli, kay Anton Hernandez, kay Doktora Amelia, who happens to be a very dear friend of your wife, Clarissa. Are you insinuating something? Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niyo to. I'm sorry, sir. Pwede po ba akong pumasok sa loob? General Chavez requested to have this private session with Mrs. Hernandez. Hindi ako makapaniwala na isang prominente at respetadong doktor tulad niyo ang gagawa nito. Lalo hindi ako makapaniwala na lahat kami niloko ninyo. Lalo na kami ng asawa ko na tinuring kayong pamilya sa napakahabang panahon. It is what it is, Leo. It's General Chavez, Dr. Hernandez. Hirapan na kayong tanggapin ang ginawa ko. Pero wala na akong magagawang iba pa. Kundi aminin ang totoo. Gaya nga ng sinabi ninyo, na walang kinalaman ng mga anak ninyo. Yung ba talaga ang totoo?
paninindigan ko ang sinabi ko. Kahit ano pa ang sabihin o isipin ng lahat ng tao, walang kinalaman ang mga anak ko. General, we received a call from the Office of the Chief of Staff. Pinapatawag po kayo ni General Ronquillo for a meeting. Okay, paki-check na yung schedule ko bukas. Sir, ngayon daw po kayo kailangan mag-report sa office niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, General Chavez. You know why you are here. Tungkol sa insidente nangyari kahapon, sir. Yes, that unpleasant incident that happened right under your nose. Explain to me. Paano nangyari yun? Sir, nasa masusing investigation na ho ang lahat. Sinisiguro ko sa inyo na magkakaroon na malino na sagot dito sa lalong madaling panahon. Do we have a confirmed identity of the gunman? The NIA and the National Police are currently in the process of elimination and addition of the suspect, sir. Currently in the process. Ang ibig niyo sabihin, wala pang resulta o wala pang anumang nagagawa. Sir, I will make sure that there will be an intensified manhunt operation for the gunman as soon as possible, sir. Hindi ko hayaan na hindi mahuli agad ang suspect. Taong yun nakasalalay ang mga sagot sa lahat ng imbestigasyon sa sindikatong tinutugis namin, sir. Paano nangyari ito? Walang identity ang fingerprints. Paano walang nagmatch na suspect sa database ninyo? I understand your frustration, sir. Ganun din naman ako. Pinapatrabaho ko ulit at fingerprint matching so we are 100% certain of the results. Kahit ulit-ulitin nyo yan, sa tingin nyo may mapapala kayo? Wala. Ito na lang ang inaasahan natin ngayon. Paano ngayon? We're back to zero. Patuloy pa rin ang paghahanap namin ng mga bagong leads, sir. Magbibigay ka na naman ng mga pangako. Sawag-sawa na ako. Ginagawa nyo ba talaga ang trabaho ninyo? We are doing everything at the NIA that we are capable of doing, sir. Kung ginagawa nyo ang lahat, bakit lagi na lang walang kinauwian ang mga investigasyon ninyo? Dahil inutil ang mga tao mo? Wala na bang silbi ang ahensya mo? I mean no disrespect, sir. Pero hindi naman yata tama na pagsalitaan ng ganyan ng NIA. Like I've said before, malaki itong sindikatong kinakalaban natin. Marami silang paraan para guluhin o sirain ang any aspect of this investigation. Tama na! I'm giving you 1 week, Colonel Manzano. Isang linggo para gawin ang trabaho ninyo. Kapag wala pang magandang resulta, ililipat ko sa ibang ahensya ang kasong ito. Tara mo. Sabihin mo, bibilangin mo pa yan. Hindi na pa, General. Gusto kong magpasalamat sa inyo. At paalam sa inyo na hindi madaling pinagawa niyo sa akin. Pero dahil utos niyo po, ginawa ko pa rin. Pagkakatiwalaan niyo po ako, General. Pagkakatiwalaan? Sigurado ka? Bakit pa, General? Munti ka nang mahuli na, Eman. Nag-iwan ka pa ng ebidensya. Yung camera, pasalamat ka, nagawa ko ng paraan. Ipapahamak mo pa, hayop ka. Pasensya na pa, General. Hindi na maulit. Hindi ubla sa akin ang pagmamakawa mo. Sa susunod na ipahamak mo ako, papatayin kita. Mas demonyo ako kaysa sa'yo. Naintindihan mo? Pa, General. Robito, para sa mga nawawalang bato na kailangan ng hustisya. Tignan ko kung anong magagawa ko. Marcelo. Sam, asan ka? May bagong development. Kailangan pumunta rito. Okay. Tuloy ang plano. May tatrabaho na sa fingerprints. Okay po, General. Kailangan lang na magkapatid na may managot sa nangyari. At may motibo ang taong yun para managot. Kung may maniwala,
Hindi mabuti. Mabuti para sa atin. Pwera na lang sa kung magsalita yung pag-anong yan. Yun ang magiging trabaho mo. Ikaw nang bahala sa kanya. Wala akong problema, General. Gusto mo nga. Patumba ko na ngayon eh. Huwag muna. Antay mo muna yung headline tungkol doon sa dating asawa ni Amelia. Pagtapos no, dispatchay mo na yung abogado. Sige pa, General. Napangako ko sa inyo, Manny. Lahat ng ginawa ng mga Hernandez na labag sa batas ng Pilipinas, pananagutin natin sila. For now, rest assured, you are under my jurisdiction, you are under my protection. Salamat po. Pero hindi nyo mayalis sa akin na mag-aalala. Ama ako. Eh, sino mong puprotekta kay Eman? Wala akong binigay ng order na dalhin niyo dito ang tatay at kaibigan ni Salvador. Bakit ka nagdesisyon nang hindi ko alam? Ako ang may hawak ng mga kaso ni Eman Salvador at ng Organ Trafficking Syndicate. May karapatan ako para magdesisyon tungkol sa mga to. Ilibad niyo sila sa DNS. And that's an order! Sa tingin mo ba hindi ako aware sa direct order ni General Ronquillo? Hands off ka na sa mga kaso nito. Hindi ka na pwedeng makialam sa amin. At isa pa, may basbas ni General Ronquillo na si Mangnick Salvador at Caloy Rivera remain safe in our custody. Quick questionin mo yun? You're more than welcome to go and ask General Ronquillo. Para sa katapusan ng mga problema at sa simula ng katahimikan ng mga buhay nating lahat, nabunot na tayo ng malaking tinik sa lalamunan. Sigurado hindi na mauboy si Eman. Cheers. Cheers. May rest in peace, Eman Salvador. Don't you think it's a little too early to celebrate, Leo? Baka mauna pa kayong dalawa sa iniinom niyo. Hindi mo ba napanood yung balita? Wala na si Eman. Pinakain na sa mga isda. Are you sure? May bangkay na ba? He's dead, Amelia. Hindi ako maniniwala na patay na si Eman Salvador hanggat hindi ko nakikita ang katawan. Gusto ko makasiguro na patay na nga siya. Because I hope you to realize, when he rises from the dead, he will bury us alive. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. Maghabang magkalayo, papalapit pa rin ang puso kahit